Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so nandito po tayo ngayon para po tunghayan kung ano ang mangyayari sa Debattle, a presidential class debate. Ayan po, so ang mga estudyante pong nakikita nyo rito ay mula po sa grade 7 St. Raymond Nonnatus. So para po magpakilala, hayaan ko po sila magpakilala sa kanilang sarili. Una po, Lorlian, pwede ka bang magpakilala? Ako po si Lauren Tracy Polo. Shakira. Ako po pala si Shakira Kyle H. Castaneda. Beatrice. Ako po si Beatrice Angelica Q. Molina. Neo. Ako po si Neo Michael M. Rodique. Rain. Ako po si Rain Angelette M. Morales. Ayun po. At ako naman po, si Mr. John Adolfi Pagduduan, ang kanilang class advisor. At ngayon po ay matutunghayan na natin ang ating debattle. Okay? So para po sa ating debattle, ayun po, meron po tayong limang nominado para po sa pagkapangulo ng klase ng grade 7 St. Raymond Nonnatus. Sa mga mangyayari sa debattle na to, kaya siya debattle, this is a debate and a battle, pero friendly lang po siya. Meron po tayong tatlong round. Sa tatlong round po natin na yan, ang bawat isa po ay mabibigyan ng pagkakataon. Sa unang round natin, tinatawag po natin yung Royal Rumble. Ibig sabihin po, sa Royal Rumble, lahat po sila ay sasagot sa iisang tanong, ngunit dito ay may choices or may pagpipilian pa. At ipapaliwanag nila siyempre kung ano yung kanilang magiging sagot. Sa pangalawang round naman po, ayan, meron po tayong tinatawag na solo leveling. Ayan, so ibig sabihin po, meron po silang mga katanungan na sasagutin, pero sa pagkakataong ito ay wala na pong pagpipilian. At sa huling round po, ang tinatawag natin na one speech. Ibig sabihin po rito, meron po silang pagkakataon na sabihin kung ano yung gusto nilang gawin, plataforma, kung sakali man na sila po yung nanalo na president ng grade 7, St. Raymond Nonnatus. Ready na ba kayo, candidates? Yes. At mukhang ready na sila, so tingnan natin kung sino kaya ang nanalo sa laban na ito. Umpisa natin sa round 1. Okay. Para sa ating round 1, Royal Rumble. Ang lahat po ng candidates ay may pagkakataon na sumagot depende sa kanilang pagnanais at ipaliwanag kung bakit yun ang kanilang napili. Ang pagkakasunod-sunod po ng sasagot ay naka-randomizer na po at ang una pong napili ay si Lorlian, susundan ni Shakira, ni Beatrice, Neo at Rain. So para po sa ating unang katanungan, ayan. So wala po tong time limit na kasi nga this is a free battle. Kahit gaano kahaba yung sagot mo, okay lang. Para wala pong pressure. Sa ating unang katanungan, babasahin ko lang po ng isa at pag sinabi ko ang inyong pangalan ay umpisa na po ang pagsagot. Royal Rumble question number 1. Sa online class, ano ang pipiliin mo? Camera on o camera off? Uulitin ko po. Sa online class, ano ang pipiliin mo? Camera on o camera off? Lorlian. Camera on po. Kasi para po makita po ng teacher ko ano po, kung nakikinig po talaga yung mga estudyante. Okay. So, yun na po ang sagot ni Lorlian. Shakira. Camera on din po, para po makita ng teacher yung ginagawa o kaya po may nanonood po ba sila or naglalaro lang po sila habang naka-turn off yung camera. Thank you, Shakira. Beatrice. Camera on po dahil para makita po ng mga teacher yung ginagawa kasi po kung naka-camera off, baka po may iba na po silang ginagawa katulad ng paglalaro or may ginagawa na po silang iba. Neo. Camera off po. Kasi para po mag-focus sila sa presentation po or sa pagtuturo ng teacher po. Rain. Camera on, sir. Kasi para
Ayun, so nagkakaroon lang po ng konting technical problems, Rain. Rain, pwede po bang pakiulit ng iyong sagot? Camera on po. Yes po. Ano po yung paliwanag natin doon kasi hindi po natin narinig ng maayos? Camera on po. Tapos, kasi po sa school po, naman pong camera on. Ayun, so yun po yung kanyang paliwanag. So, sabi po ni Rain, camera on para po malinaw po yung ating narinig. So, sa ating question number 2. Ayan. Sa online class, ano ang mas mahalaga? Internet o gadget? Sa pagkakataon naman pong ito, ang mauuna ay si Rain. Ayan. Sige po, Rain. Ikaw po ang mauuna sa question na to. Sa online class, ano ang mas mahalaga? Internet o gadget? Gadget po. Sige. Gadget po kasi pwede pong masolusyonan pa po yung internet. And yung gadget po is kailangan handa na po pag mag-online class. Thank you po. Neo? Sir, pareho po. Kasi po, kailangan rin po ng internet and gadget sa pag-aaral po. Kasi yun para po mag-focus po sila sa pag-aaral. Beatrice? Gadget po. Kasi po, mas mahalaga po yung gadget. Kasi po pwede rin po yung internet maloadan or pwede pong makabili. Okay. Shakira? Ako po is gadget rin po. Kasi po, sa gadget po, kasi pwede kang makapag-education doon. Kahit ano po, bili-bili na lang po ng internet. Ayan po. Lorlian? Sir, gadget po. Kasi po, kung wala po tayong gadget, di po tayo makapag-aral sa online class. Okay, para po sa ating next question, question number 3. Sa online class, ano ang mas mahalaga? Synchronous o asynchronous? Uulitin ko po. Sa online class, ano ang mas mahalaga? Synchronous o asynchronous? So, linawin ko po, pag synchronous po, ito po yung online na klase na nagme-meet po kayo ng teacher. Asynchronous naman po, ito po yung mga ginagawa natin offline or activities na pinapagawa ni teacher. So, ang mauuna po ngayon, Lorlian. Sir, synchronous po, kasi po para po mas maintindihan po ng mga estudyante yung ano yung tinuturo pa ng teacher. Neo? Synchronous rin po kasi para mag-guide po ng maayos yung mga teachers at sa students po. Shakira? Synchronous din po kasi po para po ma-discuss po ng maayos yung teacher tsaka po masabi po kung may naitutunan po ba sila. Beatrice? Po dahil doon po natin malalaman yung mga activities at para po maintindihan pa po natin yung mga nilalesson po ng mga teachers. Rain? Synchronous po kasi mas ma-explain po ng teacher ng maayos kasi pag asynchronous lang po, pwede pong, yung iba pong students is mas naiintindihan po nila kapag pinapakinggan yung lesson kaysa po pinabasa lang. Ayun. So maraming salamat sa ating po mga candidates sa pagsagot sa tatlong katanungan sa ating Royal Rumble. So ngayon naman po, bago tayo magpatuloy sa pangalawang round, ay manood naman po tayo ng mga talent ng ating mga grade 7 student. Para po sa ating intercommercial, eto na po. Please watch this. Keep it 100 when I
told these honeys, I hope that your ass come home with me. Oh, right, we do it like that, and I repeat. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my way. Like I should. When in Durga, walk around the neighborhood. Aren't you the guy who tried to love me with the word goodbye? I took the supermarket flowers from the windowsill. Through the DOT from the car, packed up the photo album that you had me. Memories of a life that's been lost. Took the catwalks and cards and stuffed animals. Pour the old ginger beer down the sink. Dad always told me, don't you cry when you're down. But mom, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. You are an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, He'll say hallelujah, you're alone. I flopped the pillows, made the bed, stacked the chairs up. Folded the nightgowns neatly in the case. Jumped out to dry bamboo, this sand on my cheek. And wipe a tear from the side of my face. I hope that I see the world as you did. Cause I know a life with love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. So nasaksihan po natin ang ilan po sa mga talent natin pong grade 7, St. Raymond Nonnatus. At ngayon naman po, dumako na tayo sa ating round 2 na pinamagatang solo leveling. Bakit solo leveling? Dahil po, ngayon naman po, wala na pong pagpipilian at depende na po sa kanila kung ano ang isasagot sa magkakaparehong katanungan na ito. So para umpisan po ito, ayan, sa ating solo leveling, unahin na po natin si Shakira. Ayan. So, hello Shakira. Ayan, handa ka na ba? Ayan, dahil ikaw po ang mauuna sa ating solo leveling. At ito ang katanungan. Hayaan mong basahin ko ng dalawang beses. Unang tanong or topic number one. Mahalaga ba ang disiplina sa loob ng isang online class? Uulitin ko.
Mahalaga ba ang disiplina sa loob ng isang online class? Go! Opo, kasi nga po, di ba, hindi porket po online, eh, ibig sabihin po mag-misbehave ka na. So, kung ano pong ginagawa nyo nung face-to-face pa po, gawin nyo po rin po pati sa online class. Thank you po. Ayun, thank you Shakira. So, para naman po susunod, ayan po, tingnan po natin kung sino ang ipapakita ng screen. Lorlian. Ayan. Lorlian. So, sir. Ano po ang may sasagot natin sa tanong? Sir, opo, kailan po natin ang disiplina? Kasi po kahit po nasa bahay lang po tayo, parang po lang po tayo, pero nasa online nga lang po. Kaya po, kailan pa din po ng disiplina. Opo, thank you po, Lorlian. Sino naman po kaya ang next na pipiliin? Okay, so si Neo. Neo, you may answer now. Opo, mas mahalaga po ang disiplina sa loob ng online class. Kasi po, wala po sa ating maggagabay na teacher at nasa bahay lang po tayo. So, maraming salamat, Neo. Ayan, next naman natin. Sino kaya? Okay, so si Beatriz ang napili. Beatriz, you may answer. Opo, dahil kahit nasa bahay lang po tayo, mahalaga pong may disiplina. Kasi parang nasa school lang po tayo. Ang kaibahan lang po ay nasa bahay tayo. Okay. Thank you, Beatriz. So, syempre, ang next natin ay si Rain. Yes po, you may answer na po. Pamahalaga po yung disiplina sa loob ng online class. Synchronous or asynchronous. Lalo na po pag asynchronous kasi hindi po tayo nakikita ng classmates or teachers natin. So, kailangan po disiplinahin yung sarili natin. Kahit nasa bahay po tayo, hindi dapat natin isipin yung mga distractions na nasa paligid. Okay. Maraming salamat, Rain. Ayan. So, natunghayan po natin ang kanilang pagsagot sa mga katanungan. Okay? So, next naman po, i-ready na natin ang ating mga sarili sa topic number 2 na sasagutin naman po ni, unahin na po natin, si Lorlian. So, hello sa iyo, Lorlian. Ito po ang ating topic number 2. Ano ang maitutulong mo sa iyong guro at kaklase ngayong tayo ay nasa online education setup? Ano ang maitutulong mo sa iyong guro at kaklase ngayong tayo ay nasa online education setup? Sige po, Lorlian, you may answer. Tutulungan ko po yung mga teacher mag-attendance, tsaka po yung mga hindi pa po nakapagpasa, tsaka po yung may mga tanong po sa mga klase, mga kaklase ko po. Ayun. Maraming salamat, Lorlian. Ayan, yun po ang kanyang sagot. Sino naman po kaya ang next nating matatawag? Ikaw na po ang sasagot, Neo. Ang maitutulong ko po sa guro at sa kaklase ko po ay ang disiplina sa sarili po at yung nangale-left behind the classmate ko po at responsible sa classmate po. Okay, maraming salamat, Neo. Ang susunod na sasagot naman ay si Shakira. Ayan. Shakira, ano ang iyong sagot sa tanong na ito? Gusto ko pong ano is yung ano po, papayuhan ko po yung mga student na parang may ginagawa po sa habang during class. Tapos po, i-update ko rin po yung teacher ko kung may mga technical problem yung mga kaklase ko po. Yun, maraming salamat, Shakira. Ang susunod naman po natin ay si Beatriz. Ang maitutulong ko po sa guro at kaklase ko ngayong nasa online education ay magiging responsable ako at tutulungan ko yung mga kaklase ko na naglalag or nawawang connection at sasabihin ko sa guro na nalaleft behind po sila. Ayun. Maraming salamat, Beatriz. Ayan. So, ayan po. Narinig po natin ang kanilang mga kasagutan sa tanong na ano ba ang maitutulong nila sa guro at mga kaklase ngayong nasa online education setup tayo. So ngayon, para naman po
Ayan, para naman po siyempre mawala yung konti nating kaba kasi nga babigat na ng pabigat yung tanong, ay dumako na tayo sa ating second commercial. Ano ba yun? So ito po. I'm always flexing. Yeah. Hold on. Can we switch the language? Oh no! I got a disease. I'm out to your neighborhood.
Ayan, so nagbabalik po tayo. Ayan, dahil po nagkaroon lang po ng konting technical difficulties. Ayan, ngayon po, ito na po yung time na sasagot na po. Siyempre po, hindi naman po magpapahuli. Si Rain. Ayan, so Rain, ito na po. Sige po, ano po yung kasagutan sa tanong ng topic 2? May tutulong ko po sa guro at mga klase ko is pag-update sa kanila kapag pwede na po ba mag-in, pwede na po ba magpasa, or saan po magpapasa ng mga gawain. Ayun. So, thank you, Rain, sa iyong sagot. Ayan. Ngayon naman, syempre, tingnan natin kung ano nga ba ang susunod na level o yung last round ng ating debattle. So, ang one speech. Sa one speech po, wala na pong katanungan. Wala na pong kailangan pagpilian. Kung ano po yung gusto sabihin ng ating mga kasama sa debattle ay kanila na pong sasabihin. At ibibigay ko na po, ayan po. So, ayan po sila. Pakinggan po natin kung ano kanila. One speech, plataforma, pangako, kung sakali man pong sila yung palaring maging class president ng ating school year ngayon. So, syempre po, para po simulan, ayan po, unahin na po natin si Lorlian. Sir, dahil ako po ay naging presidente, kung may mga problema po yung mga kaklase ko po sa online, sa internet po, pwede po nila idaan sa akin po para po mas maayos, para po hindi magulan yung mga teachers kung ano po nangyari. Tsaka po yung para hindi na rin po siya mahirapan maghanap ng link po, isisan ka na rin po para po hindi na po siya mahirapan maghanap. Ayun. So maraming salamat, Lorlian. Ayan. Sunod naman po natin si Shakira para sa kanyang one speech. Siguro po is ano ko po yung teacher, i-message ko po yung mga kaklase ko pong wala pa po sa classroom, kung nalilate po sila, kung bakit po silang nalilate. And then po, i-inform ko rin po yung teacher ko may mga hindi pa po nakakapagpasa kasi may technical problem po. Ayun, so maraming salamat, Shakira. Beatrice! Ako man ang magiging president, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko bilang isang presidente ng isang class at magiging responsable ako sa aking mga kaklase at mga guro. Maraming salamat, Beatrice. Neo! Kapag ako ang napiling presidente ng klase, sisikapin kong gabayan ang aking mga kaklase at tulungan ang aking mga guro sa araw-araw sa pagiging responsable, disiplinado at pamamagitan ng pagtutulungan ng isa't isa. Kahit tayo ay bago pa lamang sa online setup, kayang-kaya natin lahat bumangon at magtagumpay. Maraming salamat, Neo. At syempre po, si Rain. Kung ako man po ang mapapalari na maging presidente, may papangako ko po na ako po ay magiging responsable kung ano man pong mabigay sa aking role sa ating klaseng grade 7 sa Raymond Nonnatus. Ayun po. So maraming salamat po. Ayan. Narinig po natin ang ating mga candidates para po sa ating pagka-presidente. Ayan. So, ayun po. Maraming salamat po. Ayan po, sa mga kaklase po nila, pwede po mag-comment. Ayan, suportahan po natin. Kasi mamayang hapon sa ating pong homeroom, malalaman na natin kung sino nga ba ang binoto ng Grade 7 St. Raymond Nonnatus. At kung sino ang magkakaroon ng extra 5 points plus sa kanila pong boto, kung sino man po ang magwawagi sa lahat ng naging round natin sa debattle na to. Ayan po. So abangan lang po natin yan. At sa inyong lima, congratulations. Ginawa niyo po yung best niyo at halata po yun. At nakita po, nakangiti po lahat. Ayan po. At talagang nag-enjoy po tayo. So, ayan po. Hanggang sa susunod po. Hanggang sa muli po nating pagkikita-kita. So, kita-kita na po tayo at good luck sa next class. So, ayan po. Goodbye na po and thank you. Ayan.